Original ko to at first time yung makikita itong challenge na to. Kaya syempre, ano ba naman yun? Ano ba namang vlog ang nasa isip nyo? Syempre, walang iba kundi ang Jojowain o Totropahin Challenge. Lovey Po. Syempre naman, Po. Alam mo, dati pa talaga, crush na crush ko na talaga si Lovey. And Curtis. My love. Miss Julia Barreto. Bakit iba yung pag-ano mo kay Julia? Hindi, dito nyo lang malalaman to sa vlog kong to. So si Julia, hindi ko alam kung alam ng marami to, pero nagkagusto ko sa kanya dati. What? So, oh. Hey, what's up everyone? It's me, Marco Gumabaw, and welcome back to my YouTube channel. Yes, and so ngayon, ang gagawin nating video for today ay bagong-bago to. Guys, wala pong nakakagawa nito. Original ko to at first time yung makikita itong challenge na to. Kaya syempre, ano ba naman yun? Ano ba namang vlog ang nasa isip nyo? Syempre, walang iba kundi ang Jojowain o Totropahin Challenge. Yeah. Okay, so ngayon, naghatak ako ng rest back, syempre. Ang magtatanong sa akin ng mga choices ay walang iba kundi ang aking napakagandang kapatid na si Gita. Yan, siya lahat magtatanong, siya lahat na nag-isip kung sino mga babae ang itatanong sa akin. So syempre, disclaimer lang po sa mga boyfriend ng mga babae na yan, or sa mga babae yung mababanggit dito. It's all for fun, walang personalan at walang pikunan sana. So ayun, ready ka na? Ready. Okay. First girl, Miss Shy Carlos. Si Shy Carlos, nakasama ko na siya dati sa para sa Broken Hearted. Ayun, yun yung pinaka first movie ko with Viva at si Shy Carlos ang naging partner ko. At yun si Shy, ano ba masasabi ko kay Shy? Shy is a very shy person. Hindi, totoo. Ito, walang halong biro. Kung ano yung pangalan ni Shy, medyo ganun rin talaga siya. As in, mahihain sa tao, she's very soft-spoken. Pero alam mo, mabait yan si Shy. Maayos siya katrabaho. Very professional at magaling na artista. Para sa akin, tutropahin ko si Shy. Kasi yun naman, tropa ko naman talaga siya. At wala lang, ako kasi gusto ko kasi sa isang babae yung medyo makulit. Gusto ko yung medyo outgoing. Yan, hindi siya. Okay. Okay, next. Lovey Po. Si Lovey Po. Siyempre naman, crush ng bayan rin yan si Lovey Po. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko ng kaibigan si Lovey. Matagal ko na siyang nakasama sa bench shoots namin. Dati pa talaga, crush ko na talaga si Lovey. Actually, alam naman rin niya to. Lagi ko naman sinasabi sa kanya na ang ganda ng katawan niya. May abs siya, guys. Ano ba? As in, talo yung abs ko sa abs ni Lovey Po. As in, every time nag-shoot kami, lagi niya sinasabi, hala, Derek, mataba ako ngayon. I don't feel sexy today. Pero pag naghubad, pag nagpakita ng katawan, grabe. Putok na putok yung abs. Kaya alam mo yan, si Lovey, kapag nagsabi siya na mataba siya, guys, kabaliktaran yun. Sobrang sexy niya. Maganda yung katawan niya for the day. Well, actually, every day naman. Ako sa totoo lang, kung single siya, jojowain ko siya. Pero, wala eh. May boyfriend siya. So, syempre, totropahin ko na lang si Lovey Po. Yun nga, by the way guys, if hindi nyo pa napapanood, ang Hindi Tayo Pwede, nasa Netflix po yan. Kasama namin dyan si Tony Labrusca and of course, directed by Direct Joel Lamangan. O, diba? Nakapag-vlog pa ako. So, yun, si Lovey Po, totropahin, pero crush na crush ko yan. Miss Nadine Lustre. Si Nadine. Si Nadine. Ayan, nakasama ko na rin siya, of course, sa ulan. Ang masasabi ko kay Nadine, she is very unique. Also, she has a great body also. Pero para sa akin kasi, syempre, may respeto tayo kay James Reed. At syempre, kaibigan ko rin yan si James. So ako, I would say, totropahin ko si Nadine. Kasi talagang naging tropa ko rin naman talaga siya. At alam nyo, si Nadine, very siya, masaya siya kausap. Malalim siyang tao. At marami kang matututunan rin sa kanya. So yun, totropahin ko si Nadine. Next. Ann Curtis. My love. De, alam mo nyo guys, sobrang dream come true na nakatrabaho ko ang nag-iisang diyosa. Si Miss Ann Curtis, of course, sa Just a Stranger. So yun, if hindi nyo pa napapanood ng Just a Stranger, nasa Netflix rin po yan. So, yeah. Syempre may mga mini plug tayo dyan, diba? So, yun, si Ann Curtis, wala akong masabi sa kanya. She is one of a kind. Sobrang bait niya, sobrang matulungin niya.
siya yung type ng superstar na alam mo yun, hindi niya ipapa-feel sa'yo na, okay, superstar ako, ikaw, pasimula ka lang, magkaibang level tayo. Hindi niya, never niya pina-feel sa akin yun. Very open siya at mapagbigay siya. Kung ano yung nalalaman niya tungkol sa pag-acting, alam niyo, hindi siya naging madamot sa akin sa pag-share nun. At syempre, sobrang na-appreciate ko sa kanya kasi sobrang, sa totoo lang, inalagaan talaga niya ako sa Just a Stranger. Ang laki ng tulong niya sa akin. Syempre, may asawa na yung tao, diba? So, syempre, respeto tayo dun. So, syempre, totropahin. At syempre, parang ate-ateha ko na rin si, ano, si Miss Anne. Ang tawag ko nga sa kanya, Noons. It means, Nuna for Korean. Alam ko sa Korean to eh. It means ate. So, yan, ang tawag ko sa kanya, Nuna or Noons. Pero, ang totoong tawag ko talaga sa kanya, Tita. Okay. Papagalitan ako na. Kelsey Merritt. Ooh. Si Kelsey Merritt. Ako sa totoo lang crush ko talaga si Kelsey Merritt. As in nung di pa siya nag-Victoria's Secret model. As in sabi ko, wow, ang ganda na tong babae to. Parang kumbaga sobrang fresh ng aura niya. Very sexy siya, di ba? So ako, I can say na jojowain ko si Kelsey Merritt. Pero, since my boyfriend siya at nasa ibang bansa sila, siyempre, malabong mangyari yun. So, ayun. Just when I to get seen. Catriona Gray. Ooh. Catriona Gray. Alam mo, crush ko rin yan si Miss Catriona Gray. Siyempre, ang Miss Universe natin, di ba? Ito, funny story. Kasi, si ate ko, si Michelle, di ba, nakasabay niya si Catriona sa Miss, Binibini Pilipinas. 2 years ago. No, isang beses, nung pumunta ako sa isang event ng Miss, ng Binibini Pilipinas, sabi ko sa ate ko, ate, pakilala mo naman ako kay Catriona, ganyan. Sabi talaga ng ate ko, manigas ka dyan. As in guys, ayaw talaga niyang ipakilala sa akin si Catriona. As in, di ko alam kung bakit ha. As in, hello, makikipag-friends lang naman ako, wala naman akong harmless naman ako, diba? So parang sabi sa akin ate ko, eh, huwag ka na dyan. Hindi ka papasa dyan. Sabi ko, ha? Grabe ka naman. At sarili kong ate, sabi sa akin, hindi ako papasa. Wala. Sobrang crush ko talaga si Catriona. Pero, parang ano eh, parang wala na, parang feeling ko na mai-intimidate ako sa kanya kung siya yung maging girlfriend ko. Pero ewan ko, parang siguro mahihiya ako sa kanya. Baka matameme ako kapag kausap ko siya. So, diba matalino si Catriona, diba? Baka mamaya matanga ako doon. Pero para sa akin, feeling ko tatropahin na lang si Catriona. Feeling ko hindi rin ako papayagan ng kapatid ko kung jojowain ko siya. So yun, masunurin naman akong kapatid. So, wow. Michelle, mamaya ka sa akin. Okay, next. Next. Pia Wurtzbach. Si Pia Wurtzbach. Bakit puro Miss Universe? Ano meron sa Miss Universe? Di ba? Siyempre, ate natin Miss Universe. Oh, sabagay. Si Miss Pia Wurtzbach. Actually, meron kami picture ni Pia. 2017 sa ABS-CBN Ball. Parang lasing na yata ako nun eh. Kasi nahihiya talaga ako makipag-picture sa mga tao, sa mga crush ko talaga. Kung may dapat kayong malaman tungkol sa akin, guys, torpe ako sa mga babaeng crush ko. As in, Kahit mahirap paniwalaan. Yung sa mga taong crush ko talaga, nahihiya talaga ako. Kasi parang, parang hi-hello lang ako. So, iniisip tuloy nila na-snub ako. Kasi sobrang, ano ko talaga, sobrang tahimik ko talaga. Nahihiya talaga ako. Umaatras yung yabang ko. So, okay, si Miss Pia Wurtzbach. I think nung time na yun, medyo fresh pa yata yung pagkapanalo niya. So, Miss Universe pa siya, ganyan. Gusto ko talaga magpa-picture sa kanya. Kasi hiyang-hiya talaga ako. So, the whole night, the whole ABS-CBN ball, hindi ako makalapit sa kanya. Medyo tinamaan na ako ng konting wine, konting champagne. Liquid courage. Liquid courage. Medyo, sige, okay, kaya na natin to. So, lumapit ako sa kanya. Nakipag-picture ako sa kanya. Sige, papakita ko sa inyo yung picture. Hanapin ko, alam ko nasa phone ko pa yun. Si Pia Wurtzbach. Para sa, syempre may boyfriend na rin siya eh, diba? Wala lang, para sa akin, parang masarap siya maging tropa. Parang pag nakikita ko yung mga videos niya, yung mga photos niya, alam mo yung parang she can be a good friend to you. At nakikita ko sa mga kaklose kong kaibigan sa FB na andun siya, nakikita ko na parang kuwela rin siya kasama. So parang ako gusto kong maging kaibigan si Pia Wurtzbach. Tropa. This is interesting. Miss Julia Barreto. Bakit iba yung pag-ano mo kay Julia? Hindi,
Hindi kasi alam kasi ng kapatid ko eh. Na? Dito nyo lang malalaman to sa vlog kong to. So si Julia, hindi ko alam kung alam ng marami to, pero magkabarkada talaga kami ni Julia. Ever since 2015 or 2014, same kami ng handler. So talaga naging close kami ni Julia, ganyan. Parents ko, tsaka parents niya, friends before nung bata. So ang naalala ko talaga, na-meet ko si Julia. 7 years old pa lang ako, sa isang parang kiddie party. I'm not sure kung anong party yon, pero naalala ko talaga, dun ko first nakalala si Julia. Pero di niya ako naalala syempre, kasi mas bata siya sa akin ng mga 3 years yata. Nagkagusto ko sa kanya dati. Siguro... Oh. Nung nagkagusto ko sa kanya dati ng mga siguro mga 2017-2018. So, kung tatanungin niyo ako, ng 2018, kung jojowain o totropahin ko siya, syempre sasabihin ko, jojowain. Pero ngayon, 2020 na, so syempre, nagbago na tayo, naano na tayo. Nag-mature na jowa, nag-mature na. Hindi, si Julia, talagang isa sa mga sobrang babait kong kaibigan babae yan sa showbiz. Alam nyo, mahirap maghanap ng totoong kaibigan sa showbiz. Pero masasabi ko na si Julia, isa siya dun. Isa siya sa mga talagang loyal na kaibigan. Isa siya sa mga sobrang mababait, supportive na kaibigan. Siyempre, para tuloy-tuloy yung magandang relationship namin, totropahin ko na lang si Julia Barreto. Aww, okay. Ako yung nasad dun. Bakit? Na-joke lang. Okay, next question. Miss Ivana Alawi. Well, sa totoo lang, alam rin naman niya to eh. Alam naman niyang crush ko siya. Di, parang na-obvious naman na yata ako dati nung first naming kita. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba, sobrang torpe ko kapag sa babaeng crush ko talaga. Dati, nung first time ko na-meet si Ivana, kasi dati nakikita ko lang siya sa TV, sa ano pa lang siya nun eh, araw-gabi. So kasama niya dati si Barbie Imperial na pinsan ko sa show. So nakikita ko pa lang siya sa TV. Sabi ko, ah, okay. Maganda si Ivana. Pero nung nakita ko siya in person, ang layo. Ang layo ng itsura niya on TV and in person. What? And sinasabi kong malayo in a good way kasi sobrang mas malayong mas maganda siya in person kasi sa TV. Kasi kung nakikita natin siya sa vlogs niya or sa TV, ganyan, makikita natin na maganda na si Ivana. Pero mas maganda siya in person. So yun, yung first time namin nag-meet, nakakahiya kasi may ano kami noon, ABS-CBN Christmas Special. So nasa isang dressing room kami, ako tapos siya, yung group namin ng Los Bastardos, tapos yung probinsyano. Eh yung namin noon, yung dance broad namin noon, nakahubad kami, as in yung mga Los Bastardos. Siyempre, kailan ba kami hindi nakahubad, di ba? So, siyempre nasa kami, nasa dressing room kami, rehearse kami, ganyan. Siyempre, todo bigay. Eh ako, hiyang-hiya ako kasi ang daming tao, tapos andun rin siya. Para sabi ko, seryoso ba ito? Pwede ba tayo mag-rehearsal labas na lang ng kwarto? Kasi sobrang nakakahiya talaga, guys. Yun, after nung Christmas special, nakita ko siya sa after party. Tapos hindi ko talaga siya pinansin kasi hindi ko talaga siya mapansin. As in, pinakilala ko sa kanya ni Josh. Sabi ko lang talaga sa kanya, hi, tapos umalis ako. Tapos sabi niya sa akin, akala daw niya nung first time namin nagkita, akala talaga niya, snub ako. Pero hindi lang niya alam, snub lang, shy type lang talaga ako. So yun, si Ivana, crush ko talaga. So I can say, jojowain ko si Ivana. Wow. Ano pa? Sino pa? Yun na yun? Baka mo gusto ko pinitin dyan. Medyo. Okay, so guys, yun na. Bitin, sorry. Hindi ako pumipili ng girls. Yung kapatid ko yung pumipili. So, kasi bawal. Bawal pa siya magka-girl. So yun lang muna tayo. Bawal. Okay. Sige. Pinagbawalan ako na mas bata akong kapatid mag-girlfriend. Bawal. That's it for today, guys. Pabitin muna. If may gusto kayong itanong ng mga jojowain o totropahin, just... Yeah, pwede naman tayo gumawa ng second part ng jojowain o totropahin. So, kung may mga gusto kayong girls na itanong, at syempre, kung may mga questions yun kayo na gusto nyo malaman tungkol sa akin, just comment down below and don't forget to subscribe, hit the like button, and of course, share my vlogs. Ayun. Sana guys, nagustuhan nyo yung vlog namin at magkita-kita ulit tayo soon.